ba alam? Hindi po! Alright! Hello mga kakampi! Sa taas. Kailan makapag-document na tayo. Papansin niyo mga sahigo, mga kasing at kakampi, nandito na tayo sa Gota de Leche, dito sa Merecto, no? Sa may Loyola. So, wala kanina, ginakad lang natin. So, pakita tayo dun sa ito pinaka-second floor. Yung same niya, Italian architecture, no? So, ito, ni-research ko na. So, ginawa siya, mga 1915. So, pasok pa rin siya dun sa part ng Art Deco. Tsaka, early moderns. Yan. Yung early moderns, ito yung parang patokobisin kasi yung mga geometric tsaka yung column niya tsaka yung arts niya. Makikita mo yung influence ng mga yugo sa sarado. Okay, guys. Sarado. So, makikita mo yung taas ng ceiling tsaka yung ano. Medyo may sira na yung taas na yun, no? So, 1915, tagal na. Tsaka yung pansinin niyo yung mga hagdanan, no? Diba? Iba yung mga linya yan, yung mga lines yan. Ito, made of wood. Yan. Tapos, ito. Bakal, metal. Pansin niyo yung step niya. Yeah. Pagdating dito, may putol. So, pwede kang upo. So, sa side na to, kailan medyo yung talim niya. Oh. Tsaka pansin mo to, ang laki ng bintana. Wow. May konti
sira na doon sa part na yun, no? Nabakbakan niya yung pinaka bato niya doon sa pinakakisang niya. Pero mamaya, magpapaalam tayo para pagbuksan tayo sa taas, masilip natin at mag-document natin. Ayan, sa taas, sa pinaka-rooftop. Mabang muna tayo, kontainer lang natin yung ano, yung caretaker dito. So, yung hagdangan niya, yung mga lumang upuan. Tapos, may CR sa ilalim. May CR niya. So, may pan modern na rin kasi yung mga tiles eh. Tapos yung mga upuan dito, luma. Diba? Yung mga upuan dito, yung mga lagayan. Diba? So, pwede mo din ilagay yung mga gamit mo pa. Sapatos, kung ano mga abugot. Yan. Tapos, napansin ko parang may mga Latin dito sa taas. Ayun, no? May mga Latin words. Tapos yung bitana nila, yan, kapis. Yan yung mga Spanish house natin, no? Yung mga ganito, kapis. Yung design ng mga bahay. Tapos yung doorknob nyo. Yan. Classic pa rin. Hello. Ate, sarado pala yung taas. Dito. Sayang, para ma-vlog ko. Close daw ang taas. Hello po. Close. Mapa-vlog daw yun, sir. Kasama ko sa Urban Skater, sir. Invite ako eh. Tsaka ako yung nag-document para ma-vlog na rin yung lugar. Papamot yung historical heritage. Ah, okay lang. Sige. Salamat. Sir, ano pangalan? Ha? Ano po pangalan? Really? Si Willie, si Sir Willie, siya nagpaalam tayo sa kanya na bakit magbuksan tayo sa taas. Ayan. Akala ko sarado. Sarado na. Oo. Tinirestore. So, nilakpalan ni Sir Willie ito para kasi hindi maka, ano na, disgrasa kasi may mga bata kumakyat. So, yan. Sliding pala siya. Ilang ko ba, sir? Ha? Ilang ko ba? Oo, oh, yun. Para makita ko natin yung ganda ng anong taas. Wow. Pero di lang. Sige, sir. Yung kaya lang. Wow. Sir, yung ito lang ba? So, wala na? Oo, wala. Dead in a sir? Ay, sa kabila meron din. Para makita doon. Sige, punta na lang ako sa kabilang side. Sarap ito ah. Hindi lang. Para makita natin. Ito ba? Ah, yan. Pwede mo kanya. Sige. Salamat. So, ito. Hanggang second floor lang yung ano. Pansin mo. Hindi ko malalaman kung tiles pa ito, parang binila lang siya na tinikip. May mga sira na. Tapos ito, sliding, pero glass. Tapos yung bintana, medyo mainit dito. Hindi rin natin pinagbukas yung maraming ilaw kasi medyo ito, nakikita pa rin yung mga sira niya. Ito, sobrang tagal na nito eh. So, mahirap talaga i-maintain yung mga lumang bahay. Itong design nito, ngayon nga, Italian architecture, no? Ni Juan Arellano. Ito yung kulay niya, yung very European. Tapos, agad din sa bintana. Siyempre, pagka Pinoy, no? Philippine-Spanish yung isa, ano, yung bintana. Kapis. So, ito yung mga furniture dito. Ito yung mga silya. So, yun, dead end lang. Ganito lang siya. So, tingin.
tingnan natin ang mga laman. Wala. Ayan. Kasi nauna na. Dito mo hawakan mo. Vintage. Pero feeling ko dito meron pa nakalagay sa gitna eh. Ayan. Pinaka-long table nila. Pero oval ang dating. Kanto. Ayan. Ito'y sayang yung ilo. Wala na. Simbintana. Ayan natin. Ayan na. Sabubong na siya. Isara eh, pag nababasa na ulan, na-stop. So, nagkaroon kami din ganito, no? Natira din ako sa lumang bahay. Actually, pag mga ganyan, wala talagang ganyan sa mga lumang bahay. So, nilagay nila kasi yung pag nababasa, pinalalagyan ng wax. Yun, nahirap ng buksan na lalak. Ito yung pinakakisabi niya, oh, grabe. Dito tayo sa taas, no? Buksan natin tong bintana. So, only para makita natin kung ano yung mga katabi niya. Nice. Parang sira na to, ah. So, yun. Huwag din natin buksan. Ito yung side. Nakikita na yung FEU Tech. Then, sa kabilang side. Ano yun? Ate, UE, University. Yan. Ang katabi nito, no? University, so UE. Tapos sa kabila, itong FEU. Alright. So, balik na, medyo maliit dito. At tiniyagan tayo kahit paano masigit itong Gota de Leche. Alright. Proteksyon de la Infancia Inc. na nakarehistro noong 1907, pinakamatandang citizen-led charity organization sa Pilipinas. Kilala ito sa kasaysayan bilang Gota de Leche, ang programang itinatag ng mga feminist at makabayan sa Maynila noong 1906. Naibigay ito ng suporta sa nutrisyon sa mga mahihirap na malnourished na bata at mga ina. Walang patid na operasyon sa pamamagitan ng World War II, sa pamamagitan ng mga epidemya at kalamidad. Kasama sa mga nagawa nito ang pagtatag ng unang non-commercial dairy farm sa Pilipinas. Ang unang puriculture health centers. At noong 1946, ang unang pediatric hospital o Manila Children's Hospital sa bansa. Ang pariralang Gota de Leche ay literal na nangangahulugang patak ng gatas. Ay isang pundasyon na sinimula ni Trinidad Rizal, ay isang Pilipina feminist leader at co-founder ng unang feminist organization ng Pilipinas.
ang Asosasyon Feminista Pilipina, kapatid ng Philippine National Hero na si Dr. Jose Rizal. Noong 1905, si Concepcion Felix de Calderon, isang manggagawang babae, ay nagtipon ng ilang independyente, edukado at makabayang kababaihang Pilipino at tinatag ang unang feminist na organisasyon sa Pilipinas, ang Asosasyon Feminista Pilipina. Noong 1906, si Concepcion Felix ang nanguna na magbigay ng nutrisyon at medikal na pangangailangan ng mga mahihirap na ina na Pilipino at ang kanilang mga anak. Itinatag ng La Protection de la Infancia Inc. na nagtataguyod ng kalusugan ng mga bata at kababaihan. Ang foundation ay patuloy na naghahatid na pang-araw-araw na rasyon ng gatas sa mga sanggol na Pilipino. Unang taon sa 20th siglo ay isang kakilakilabot na panahon upang ipanganak bilang isang Pilipino, habang ang mga Pilipino ay naguguluhan pa rin sa resulta ng Rebolusyong Pilipino at mga digmaang Pilipino-Amerikano. Ang infant mortality sa bansa ay kabilang sa pinakamataas sa mundo. Ayon sa mga tala sa kasaysayan, daan-daang batang Pilipino ang namamatay bago umabot sa edad na isa. 4 lamang sa 10 bagong panganak ang nabubuhay. Ang beriberi ay isang sakit na dulot ng kakulangan sa nutrisyon ay natuklasan ng mga kababaihang Pilipino pagkatapos ng Philippine-American War noong 1902. Daang-daang mga sanggol ang namatay bago pa umabot sa 3 buwang gulang at napag-alaman na ang gatas ay nagmula sa mga apektadong ina. Ang nakababahalang kalagayan na ito ay nag-udyok sa isang grupo ng mga kababaihan na tugunan ang sitwasyon. At kaya noong 1905, ipinanganak ang Asosasyon Feminista Pilipina. Ito ay pinamunuan ni Trinidad Rizal at Concepcion Felix, kasamang iba pang mga edukadong kababaihan noong panahong iyon. Sa pagpasok ng siglo, ang mga doktor na Pilipino ay naghahanap ng mga paraan upang malutas ang problemang ito. Sa oras din na ito, dahil radikal ang mga ideolohiya, ang mga kababayang Pilipino ay nagsimula mangampanya sa publiko para sa kanilang mga karapatan. Ang unang malawak na kinilalang gusali ng Renaissance sa Europa ang Hospital degli Innocenti Orphanage o Ospital ng mga Inosente ng Florence, at ito ay dinisenyo ni Filippo Brunelleschi na nakatanggap ng komisyon noong 1419 mula sa Arte della Seta. Ito ay orihinal na bahay ampuno ng mga bata. Ito ay tinuturing na isang kapansing-pansing halimbawa ng sinaunang arkitektura ng Renaissance ng Italia. At ito rin ang naging inspirasyon para sa disenyo ng gusali ng Gota di Leche. Ang mga elemento tulad ng mga semicircular arches, antondi circular ellipse na naglalarawan ng mga sanggol at ang mga bilog na column ay kitang-kita sa parehong mga gusali. Ngunit marahil ang pinakahalatang pagkakatulad sa pagitan ng dalawang gusali ay kung paano sila idinisenyo upang tanggapin na talaga ng maliliit na bata. Ang pagkatayo nito ay binanggit bilang isang pambihira at isang matagumpay na adaptasyon ng arkitektura ng Renaissance ng Italiano sa isang tropical na setting. Nagtatampok ang gusali ng mga bakas na hubilugan ng bintana malapit sa kisame na nagpapahintulot sa mainit na hangin na tumaas at malamig na hangin na manatili sa ibaba. Malaking kapis embedded shutters ay maaaring lumabas ng buo upang hayaang pumasok ang simoy ng hangin. Ang isang bakuran sa harap na may fountain ay ginawang hardin ng gulay upang magbigay ng mga karagdagang sangkap para sa masustansyang pagkain. Sa halip na gibayin ng gusali ng Gota di Leche ay biniling sa kanyang dati niyang disenyo at struktura, ngunit makikita pa rin ang bakas sa blueprint ang kanyang kabuuan. May mga nagbago sa mga nagdaang panahon pagdating sa kanyang partiyan ng arkitektura na ngayon ay ginawang parke na ng mga sasakyan. Ang Gota di Leche ay naging isang maliwanag na halimbawa ng kahalagan ng heritage structures at ang halaga ng mga makasaysayang gusali bilang alternatibo sa demolisyon. Makikita sa mga bisita ang ganap na buo nitong orihinal na mga kisaming gawa ng kahoy, mga sa mga molding na ukit,
at nakalantad na truss ay mahalagang isang triangulated system ng mga tuwid na magkakaugnay na elemento ng struktura. Ang pinakakaraniwang paggamit ng mga trusses ay sa mga gusali kung saan ang suporta sa mga bubong. Pinangunahan ng Pangulo ng Gota de Leche at ginagala ng arkitekto na si Augusto Villalun ang panunumbalik ng gusali. Ang mga orihinal na arkitekto ng gusali na si Juan at Edcadio Arellano. Ito ay isang multi-awarded na institusyon. Ang gusali ay nakatanggap ng honorable mention ng UNESCO Asia Pacific Heritage Awards para sa Cultural Heritage Conservation noong 2003. Nagbukas ito ng karagdagang suporta mula sa National Commission on Culture and the Arts. Noong Agosto 2014, idineklaraan ng National Museum of the Philippines ang gusali ng Gota de Leche bilang isang mahalagang ari-arian ng kultura, na ito ay isang ganap na gumaganang heritage sites na literal na nagbubukas ng mga pinto nito sa mga nangangailangan para sa mga mahihirap na bata at ina at mga nawala ng tirahan ng bagyong Yolanda. Sa kasalukuyan, ito ay naging lugar na para sa mahalagang pagpupulong, konsyerto, seremonya ng pagpupugay at maging sa mga telenovela shoots. Ang pangunahing layunin ng pagtitipon ay talakayin ang posibilidad at magtayo ng istasyon ng gatas sa Pilipinas upang labanan ang matataas na rate ng pagkamatay ng mga sanggol noong panahong iyon. At ito rin ang unang independenteng organisasyon ng kawanggawa ng Pilipinas na binubuo ng mga doktor at pinuno ng negosyo. Ito ay nag-iisang gusali noon sa malalawak na bukid ng Lumang Sampaloc, 12 taong mas matanda kaysa sa main building ng universidad, at 24 na taong mas matanda kaysa sa pinakamatandang gusali sa campus ng FEU. Ang punong tanggapan nito, ang Gota de Leche Building na matatagpuan sa 859 S. Loyola Street, Sampaloc, Manila. Kaya sa susunod na gusto mong makita ang nakaraan ng ating pamana ng kasaysayan, kaya tara, punta tayo sa Gota de Leche. Alright! Ang inyong kakampi sa pagsamot-saring kwento at paglalakbay. Hanggang sa muli, paalam!